pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, kapistahan po ngayon ang ating inang nagdadalamhati. Tayo po, alalahanin natin na nagdalamhati siya dahil sa ating pagkakasala. Humingi tayo ng tawad sa Diyos upang ang ating pag-aalay ng misang ito ay maging kalugod-lugod na lubos sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob ang iyong sambayan ng kasalo na sa pagpapakasakit ni Kristo kaysa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At na maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, Diyos na maibigin, ako ay sagipin. Poon, Diyos na maibigin, ako ay yung sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo ng hindi malupig. Ang aking dalangi laging sinasambit. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging tukublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga,
umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na may bigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na may bigin, ako ay iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akayin. Damayan ang iyong anak sa sugat ni Jesucristo. Gawin mo kaming kasalo nang may pagsintang wagas habang kami nabubuhay. Gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa'yo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng Poong Hesukristo. Sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong yon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa Pung Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay kapistahan ng ating inang nagdadalamhati. Bakit po siya nagdalamhati? Ang kanya pong pagdadalamhati ay pakikiisa sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo ayon kay Simeon na sumalubong sa kanila sa templo ay magiging isang tanda na sasalungain ng mga ng maraming mga tao. At yun nga nangyari, ang kanyang anak na pinakamamahal, ang kanyang anak na inalagaan, ang kanyang anak na sinubaybayan, itong anak na ito ay pinahirapan at ipinako sa krus hanggang sa mamatay. Sinong ina ang hindi magdadalamhati pag nakikita ang kanyang anak na nahihirapan? Kayong mga nanay na naririto, alam ninyo yan. Ilang beses ko nang narinig sa labi ng isang ina, pag may sakit ang anak, sana ako na lang ang magkasakit. Huwag na siya. Gumaling lamang siya. Hindi bali na ako. At ganyan din si Maria. Nung naghihirap si Kristo, nakiisa sa paghihirap ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, isang napakahalagang lesyon na sa atin ito. Ito pa lang. Isipin natin, sino sa atin ang hindi nagtitiis ng hirap? Huwag nating sasayangin ang ating tinitiis. Isama natin ito sa tiniis ng ating Panginoon para sa kaligtasan ng buong mundo. Sabihin natin, Panginoon, alang-alang sa akin at sa aming lahat, nagtiis ka ng maraming hirap. Itong kaunting hirap na tinitiis ko, tanggapin mo ang pakikisa sa iyo upang ang mundo ay maligtas. Katulad ng iyong ina, nakikisa ako sa iyo, O Poong Jesus Nazareno. Ngunit isipin din natin ito. Bakit nga ba sumakit ang kanyang loob? Alam po ba ninyo ang talaga nagpapahirap sa isang ina? Eh, hindi naman lang yung kapag ka nagkakasakit o nahihirapang pisikal ang anak. Hindi po. Paano sumasakit ang loob ng ina? Kung ang kanyang anak ay lumalayo sa Diyos. Lumilis siya sa matuwid. Kapag ang kanyang mga anak ay hindi nagkakasundo. Kapag nagkakaaway-away sila at ayaw na mag-usapan. Napakasakit
sa puso ng isang ina ang makita ng kanyang mga minamahal sa buhay ay lumalayo sa Panginoon Diyos at nagkakalayo sa isa't isa. Kanya, tingnan natin ang mahal na birhing nagdadalamhati at sabihin natin, mahal na ina, ipagkasundo mo kami sa Diyos. Pagkasunduin mo kami sa isa't isa. Huwag mong payagan na mawalay kami sa Diyos. Huwag mong payagang magkahiwalay kami sa isa't isa. Mahal na ina, anak mo kaming lahat, yakapin mo kami, pag-isahin mo kami. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, halina't dumalangin sa ating Panginoong Diyos kasama si Maria ang ating ina at sabihin natin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. At inawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasamang iyong balak para sa mundo, panatilihin mo kami nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapagligtas na pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming panalangin at mga alay para sambay ng alan mo sa aming paghahain. Ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal na nilob mong maging ina naming maasahan sa kanyang pagtayo sa pananang krus ni Jesus. Inililog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesucristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng kanyang dakila ng nang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong amang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbamang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na pong pinaalaala sa amin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pag dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Oh.
namin kami yadiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang pagbabalik ni Hesukristo aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ng aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin rin. Bigay po niyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sinong hindi
ikaw buhay na namalas ng ina ang niningap ng mahal niyang si Jesus. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluan na ang piging na nagliligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen, naming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan namin nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imain at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin at pagpalagay ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo magkasundo sa isa't isa. Salamat sa Diyos.